Mga ka-art lover, nakarinig na ba kayo nitong Fountain of Youth? Itong pagganap ng tao ng medisina ng gamot para siya'y bumata. O sa wikang English ay reverse aging. Yung edad ka na nasa 60 at pagdating ng ilang taon ay parang mag-itsura ka ng 40 anyos. So ito ang ginawa ni Brian Johnson na isang multimillionaire. Gumagastos siya ng 111 million pesos kada taon para lamang ibalik sa pagka 18 years old ang kanyang edad. Siya ngayon ay 46 years old na. Ito ang kwento sa videong ito. Siya si Brian Johnson, kilala bilang isang multimillionaire, writer at author. Pero mas sumingay ang kanyang pangalan nung malaman ng mundo ang kanyang ginagawa. Gumagastos siya ng nasa 111 million pesos bawat taon para lamang bumata. At isa lang ang kanya daong ultimate goal, ang mabuhay habang buhay. 46 years old na ngayon si Brian. Ito ang kanyang itsura noong 2015 bago ang kanyang transformation. At ito naman siya taong 2023 nung ginagawa na niya ang pagpapabata. Totoo naman na mukhang bumabata siya taon-taon. Pero mantakin nyo naman ang gasto niya, 111 million, kasi bumuo siya ng isang team ng mga doctors, ng mga experts sa diet. At hindi lang yan, experts sa itong skincare at sa mga nagbibigay sa kanya ng mga kaukulan ng mga vitamina na muling pabatain ang kanyang mga internal organs, hindi lang yung skin. Ngayon, ang ating pinapabata ay yung ating mga skin lamang. Pero ito, ang pinapabata sa kanya dito ay ang kanyang kaloob-looban ng mga organs. Katulad ng lungs, heart, kidney, at iba pang mga internal organs. Kaya sa eksperimento ngayon sa kanya ay bumata na siya ng 4 na taon kaysa kanyang edad. Maganda ang ano na to, kaya nga lang ay napakagastos at wala na siyang time na itong free time sa pag unwind or sa pagpunta sa labas, pagpasyal-pasyal, kasi meron siyang routine na sinusunod sa araw-araw. Balik tayo sa video. 30 doctors at regenerative health experts ang nagmo-monitor kay Brian araw-araw. Ayan, grabe. Napaka-stricto rin ng kanyang diet. At mahigit 100 supplements ang iniinom niya. Wow, 100 supplement. Araw-araw. At ito araw-araw pa, yan. Mga ka-awesome, isinalin pa sa kanyang katawan ang dugo ng kanyang sariling anak para magkaroon siya ng katawan tulad ng isang 18 years old. Grabe no, na ano talaga to, na experiment ng science. Pati dugo, yung plasma daw, plasma, dugo, parang white plasma yan, isinali na rin. Dito makikita naman natin na ang kanyang balat at katawan ay parang sa teenager. Kaya medyo, siyempre may epekto ito kasi ang daming ano niya, doktor sa katawan. Imagine 30 ka-personnel, 30 health expert ang nandyan sa kanyang pangangalaga para alagaan din siya at matapos itong eksperimento na ito. Ayon kay Brian, dahil sa kanyang ginagawa, ang kanyang puso ay parang puso na daw ng isang 37 years old. Balat ng 28 years old, baga at fitness ng isang 18 years old. Totoo kaya ito? Ano nga ba ang nag-udyok kay Brian para gawin ito? At ano pa ba ang kanyang ginagawa para lamang mapigilan ang pagtanda? Kaya naman, bumuo siya ng sariling grupo ng mga doktor at nagpatayo ng home clinic. Mula dito ay nabuo nila ang Project Blueprint, isang programa na inaasahang makakatulong sa pagpapabata. Sa health program na ito ay inassess nila ang edad ng mga organs ni Brian at nag-develop ng personalized program para sa kanya. Stricto at mahirap ang programa sa ilalim ng blueprint. Napakahirap ng kanyang routine kasi 8 o'clock pa lang ay tulog na siya. Papatulugin na siya. At ang daming iniinom, paano kaya yung kidney niyan? Kasi 100 supplements araw-araw. Pero meron naman siyang mga dietitian, mga diet experts. At ang pinapakain sa kanya ay lahat ay pampabata.
Kaya dito sa videong ito, tandaan nyo mga ka-art lover, ilistan nyo ang mga sangkap at mga prutas, gulay o kung anumang mga kinakain ni Brian. Kasi mamaya ay ipapakita yan dito sa videong ito. 4:30 a.m. pa lang ay gumigising na si Brian. Isa sa mga una niyang ginagawa ay ang pag-measure ng temperature, timbang, heart rate at iba pa. Mahigit 100 supplements ang iniinom niya araw-araw. Kasama ang garlic, ginger, lithium, iron, zinc, at vitamins. Kung tingin nyo ay vegetable juice ang inumin na ito, ay nagkakamali kayo dahil ito ay gawa sa cinnamon, amino acids, creatine at chlorella powder o spermidine na may anti-aging effects. Tinatawag niya itong Green Giant Smoothie. Yun, nailistan nyo ba yun mga ka-art lover? Lahat ng mga binanggit, yun ang sikreto niya na binigay ng mga dietitian. Kaya kung yan ang ating diet, ay siguradong magmukhang ano din tayo, teenager. Kaya nga lang ay talagang gagastos kanyan. Kasi sa pagkain pa lang ay pinipili. Okay, so balik tayo sa video. Strict vegan din si Brian at nasa 1,977 calories per day lang ang kanyang kinakain. Kumakain lang din siya from 6 a.m. to 11 a.m. dahil siya ay naka-fasting. Madalas niyang kinakain ay broccoli, cauliflower, mushroom, hemp seeds at iba pang gulay. Para sumarap ay naglalagay siya ng extra virgin olive oil at dark chocolate. Totoo pala yung kasabihan na ang gulay ay pampahaba ng buhay. Kasi ang kanyang diet, karamihan ay gulay talaga. Okay, meron ding mga mani, mga peanuts, mga seeds, yung sunflower seeds. Kaya pala ginakain ng ibon ang sunflower seeds kasi pampabata siya. Pero wala nang higit pa talaga sa vegetarian. Kaya sabi dito, vegan diet, ibig sabihin vegetarian. At meron ding tinatawag niyang nutty pudding dahil meron itong macadamia, walnut, flaxseed, pomegranate juice, berries at pea protein. Nag-e-exercise din siya ng at least 1 hour kada araw at gumagamit ng makina na nagko-contract ng muscles. 30 minutes lang sa makinang ito ay katumbas na ng 20,000 sit-ups. Grabe. May device rin para sa skin treatment. Meron ding ultrasound system na nagmo-monitor ng progress ng kanyang katawan tulad ng mga organs na pancreas, liver, heart, lungs, brain at iba pa. At dahil stricto ang bedtime niya na 8:30 p.m., gumagamit siya ng special na glasses para makatulog. Dito kukulangin na ang kanyang dito. Hindi na siya makapag-surf sa internet. Hindi na makapagbukas ng kanyang Twitter or ng kanyang Facebook. Kasi 8:30 pa lang tulog na at maagang gigising 4:30. Parang kanito? Parang nasa army, di ba? Napakahigpit ng routine. Kaya nga lang, ang katumbas niyan ay buhay na walang hanggan o may hanggan. Buhay siguro na na healthy, pero sa tingin ko kulang ito sa saya. Kasi kulang ang kanyang mga outing dahil sa nililimit ang kanyang oras. Gumawa pa siya ng YouTube channel para i-share ang detalye ng kanyang ginagawa para kung sino man ang gustong sumubok ay makakasunod sa proseso. Maraming mga treatment ang sinubukan nila gaya ng multi-generational plasma exchange. Ito yung kanyang anak na lalaki. Ito. At kinuhaan niya ng dugo at isinalin sa kanya. Ngayon, ang dugo naman ni Brian ay isinalin sa kanyang ama. Subali, apo, anak at tatay. Ang kawawa dito ay itong anak Kasi yung kanyang dugo ginagamit ng ama. And then ang dugo ng ama ginagamit ng lulo. Pero ito'y malaking tulong sa siyensya. Kung ito'y magiging totoo na eksperimento, ay madali na lang i-revise. Madaling padaliin ang proseso. Kasi nariyan na ang sikreto. Meron na silang mga formula kung paano pabalikin ang kabataan ng isang medyo matandang tao.
plasma exchange. Kumuha sila ng plasma mula sa dugo ng kanyang anak na siyang isinalin kay Brian. Ayan. Samantalang ang plasma naman ni Brian ay isinalin sa kanyang ama. Ang eksperimentong ginawa nila Brian ay mula sa mga pag-aaral na nakapagtala ng rejuvenating effect sa mga daga na nakakuha ng organ at plasma ng mas batang daga. Pero ayon naman kay Brian, dahil sa ginagawa niya sa kanyang katawan ay mas masaya siya at mas masigla. Ayan, yan lang naman ang importante, yung masaya ka at higit sa lahat masigla. Kasi kung kahit anong yaman mo, kung hindi ka masaya, may kasabihan nga na money can't buy happiness. Hindi nabibili ng pera ang happiness. Kaya sa mga mayayaman, hindi lahat ng mayayaman ay happy. Kasi naghanap sila ng happiness. E paano sila magiging happy? Ang kanilang oras ay kulang na kulang kasi babad sila sa trabaho. Kaya mabuti na lang ang average people na katulad natin, ay may mga time pa tayo para mamasyal, maglaro at magipag-usap sa mga kaibigan. Hanggang sa muli mga ka-art lover, kung nagustuhan niyo ang video, huwag kalimutan mag-subscribe. Ako'y magpaalam na. God bless us all at ingat kayong lahat.